Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Magsistart po tayo in mga 30 seconds to a minute. May inaantay lang po ako bago tayo magsimula. One second lang po. Okay. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ngayon lang ako nakapag Facebook Live ulit, ano? May mga updates tayo. Magfo-focus po ako dun sa mga madalas na tinatanong o sa madalas na tinatawag po sa hotline namin or kino-comment nyo, tinitweet sa akin. So dun po ako magfo-focus. Pero magsisimula po ako sa diskusyon tungkol sa lokal na ekonomiya natin at ano yung ginagawa natin para mabuhay muli ang ating lokal na ekonomiya, magkaroon ng trabaho ang mga tao. Tapos yung pangalawang parte ng Facebook Live natin, doon naman tayo sa mga update na pang medical or medical updates natin na alam po natin ito talaga yung pinaka mahalaga sa ngayon dahil mula nung nag-GCQ tayo, medyo nag-spike ang bilang ng kaso ng COVID-19. Pero hindi natin kailangan mag-panic basta tayo ay nag-iingat at ginagawa natin ang kaya natin. Let's be vigilant, ika nga. So simula po ako, unahin ko na po yung tapat, yung tulong at pampuhunang ayuda para sa taga-Pasig. Yan. So ito po, gaya po nung nabalitaan ng iba sa inyo, gaya nung pinost na rin namin at ina-announce pati sa barangay na meron po tayong small loans program. Sino po ang benepisyaryo? First come, first serve po ito. Sino unang makakapagkompleto ng mga requirements? Hinihikayat po ang lahat na online mag-apply. So pasig.accessdeep.com, tama? Pasig.accessdeep.com ang website. Hanggat maaari, online natin gawin yung mga requirements. Nakasulat naman doon lagi kung ano yung mga kailangan. Nakasulat naman doon kung ano yung kailangan natin i-submit bago tayo maaprobahan sa loan. Kung hindi talaga kaya online, medyo nahihirapan tayo, pwede naman po pumunta dito sa God Compound ng Pasig City Hall. Yung tapat desk. Meron po tayong tapat desk, again, sa God Compound ng Pasig City Hall. Ano po itong programa na to? Very shortly, dahil pwede nyo naman po hanapin sa PIO page o kahit sa page na ito, may loan po, merong 5,000 peso loan, meron naman pong 10,000 peso loan. So, yung 5,000 piso na loan para po ito sa mga nawalan ng trabaho o sa kasalukuyan ay walang trabaho na gusto pong maghanap ng trabaho. Medyo mahirap po maghanap ng trabaho ngayon, pero meron naman po mga available. Pero mahirap po, syempre, mamasahe ka, gagastos ka, wala kang panggastos kung wala kang trabaho. So, nag-o-offer kami ng 5,000 peso loan para sa mga nawalan o walang trabaho
5,000 peso loan at yung purpose ng loan na yan ay para parang pantawid. So kung kailangan niyo ng mga requirements, kailangan niyo ng birth certificate, inihingan ko yun ng birth certificate ng bagong employer ninyo. Again, pamasahe, papunta dun sa venue, kung may job interview ka, ay yan po ang purpose. Kaya 5,000 po yung loan na yan. Pangalawa naman, meron din tayong, yun po yung balik, trabaho. Pangalawa, meron naman tayong bagong negosyo. Excuse me. Bagong negosyo. Ano ba ibig sabihin ng bagong negosyo? Negosyo na bago. Na yan po yung, kunyari, wala kang trabaho sa ngayon, naghahanap ka ng pagkakakitahan, meron kang ideya, masarap yung leche flan mo, o kaya magaling kang magluto ng itik, diba? Sikat na sikat sa Pasig yan. Gusto mo gumawa ng home business, pero wala kang pampuhunan, kinakapos ka sa pampuhunan. Ito po, may 10,000 peso loan. Na may mga requirements lang, syempre hindi naman pwede ibigay lang kahit kanino yung 10,000. May mga requirements, kung tutusin hindi ganun kahirap yung requirements. Kung subukan niyo po mag-loan sa banko, mas mahirap po yun. Ito po, loan na may, more or less madaling kunin. Kailangan lang may, kahit papano, may proposal ka, may mga requirements na kailangan na i-accomplish. Pero madali lang po yun, 10,000 peso loan. Pangatlong tipo ng loan ay yung balik negosyo. So nabanggit ko yung balik trabaho, yung balik yung bagong negosyo, ngayon naman po balik negosyo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin meron ka ng existing na negosyo. Halimbawa, meron kang sari-sari store. Nandiyan na yung sari-sari store, pero dahil sa COVID, kailangan mo mag-adjust ng konti. Baka mag-iiba ka ng produkto, baka kailangan mo maglagay ng mga plastic barrier, o kunyari may karinderya ka, kailangan mo maglagay ng acrylic para hindi magkakatabi yung ano niyo, yung mga customer ninyo. Itong 10,000 peso loan para sa balik negosyo para po sa mga purpose na yun. So pwede mong buksan muli yung negosyo mo at mag-a-adjust ka lang ng konti tungo sa tinatawag na new normal. Okay? So, yan po yung mga example. Ano? Pero marami pang iba. Be creative. Maging creative po tayo. Huwag tayong magpalimit. Lalo na sa panahon ng COVID. At in general, sa panahon ngayon, kailangan na maging creative tayo. So, ito, hopefully, makatulong yung ibibigay pamamahagi ng lokal na pamahalaan. Loan po ito. Pero sa first year, pag nakuha nyo po yung pera, and we'll try our best to make it electronic payment. Pag nakuha nyo po yung loan, whether 5,000 yan para sa balik trabaho or 10,000 para sa magninegosyo, 1 year, wala kayong babayaran. So, ang magbabayad na lang po kayo sa second year. At dun po sa second year, 0% interest po yan. Kaya sana maging malaking tulong. Magbabayad na lang kayo kung magbabayad na lang kayo ng interest na 3% kung na-late payment kayo. Pero again, first year, wala kayong babayaran. Focus kayo sa negosyo, focus kayo sa paghahanap ng trabaho. Yan po ang tulong ng lokal na pamahalaan. Tulong na rin po yan para mabuhay muli yung ekonomiya, magkaroon ng kikitain ng ating mga kababayan, magkaroon ng maraming maliliit na negosyo sa Pasig. Yan po ang gusto natin makita sa lungsod ng Pasig. Ngayon po, napag-usapan na rin natin ng negosyo. Pag-usapan din natin na hindi lang yung micro or small, pero pati yung malalaking negosyo. Isasama ko na po yung mga vendor natin sa market. So kung ikaw po ay vendor sa market, makinig po tayo na maigi. Pero kahit anong negosyo, kung meron kang negosyo na madalas pumapasok yung mga customers, para sa inyo po ang susunod kong sasabihin. Meron po tayong minimum safety or health standards. May executive order po ako dyan. So yung social distancing, kailangan mapanatili yung 1 metrong distansya para sa bawat customer o bawat mamimili. Yung pagsusuot ng mask, yung proper hygiene, kailangan po ito. Baka nabalitaan po ng iba, meron po tayong mga pinasarang establishmento o negosyo, kailangan natin maghigpit. Wala po tayong choice. Dahil kung ano po yung requirements para po hindi tayo magkahawaan
kailangan gawin po ito, i-enforce ito ng stricto ng ating lokal na pamahalaan. Ngayon, bakit ko nababanggit ang palengke? Ang palengke, hindi natin pwede ipasara. Okay, hindi natin pwede ipasara. Bakit? Dahil maraming tao, maraming Pasigueño, at sa totoo lang, kahit taga labas ng Pasig na umaasa sa palengke, hindi lang para sa kabuhayan, pero dun sila bumibili ng pagkain. Kaya hindi natin, at kunyari, isara yung palengke, talaga maraming maapektuhan, pati yung mga ibang maninindi sa Pateros at sa ibang barangay ng Pasig ay talagang matatamaan. So hindi pwede, at pag may narinig kayong ipapasara yung palengke, hindi totoo yun. Bukas ang palengke, hindi yan magsasara. Pero pwede tayo magpasara ng mga stalls. Yung medyo matigas ang ulo, ayaw sumunod, asahan po ninyo na sa susunod na mga araw, pahigpit tayo ng pahigpit sa mga stallholders. Dahil, hindi dahil gusto lang natin maghigpit, pero kailangan alagaan po natin ang ating mga mamimili at pati na rin yung mga vendor at yung mga maninda. Baka dyan pa tayo maghahawaan dahil alam po natin na all 30 barangays at pati galing sa ibang LGU bumibisita lagi ng palengke, ng Pasig Mega Market, yung dating tinatawag na mutya ng Pasig. Yan po, napakataas ng risk na magkahawaan dyan, at lalo na ang hirap i-control ng tao sa palengke. So pag may nakita tayo na market vendor na walang mask o yung mask hindi tama yung pagkasuot, hindi na tayo magwa-warning-warning. Dahil naka-enough warning na tayo. Sapat na yung warning natin. Hindi na kasalanan ng market admin kung hindi tayo sumusunod. Dahil ilan beses na po yung paalala nila. So, please, sumunod na po tayo para hindi na po kayo masuspend. Pag nakita po natin hindi nakasuot ng mask na tama o hindi tama yung handling ng mga produkto, we have no choice. Sususpendihin po kayo ng market admin natin for 1 week. Pag umulit pa, mas higit pa ron. Pero 1 week suspension, mabigat po sa bulsa yun. Kaya wag na po tayo umabot sa ganong pagkakataon. Libo-libo ang stallholders natin sa market. Pero kailangan po manatili yung tamang safety and health protocols. Umaasa po ako na magko-cooperate ang lahat, makikiisa ang lahat, lalo na yung mga market vendors natin. Pero applicable po ito sa lahat ng negosyo sa buong Pasig City. Yun, nasa news, may mga pinasara tayo. Although yung pag nakikita naman natin na nagko-comply na at meron ng plano at susundin yung mga gusto natin, pwede na sila magbukas ulit. Katulad po ng yung Landers. Sinuspend natin sila. Usually hindi ko sinasabi yung pangalan, ano, pero malaki kasi kaya siguradong mababalita eh. So sinabi ko na rin yung pangalan ng grocery na yun, yung Lander Superstore. Inamin nila na merong pagkukulang at magko-cooperate sila. Gumawa sila ng plano kung ano yung gagawin nila. May area na yung keep right only, may mga signage na sila, i-enforce nila na mabuti. Maayos na yung plano nila, pwede na sila magbukas ulit. Pero conditional ang opening nila. Uulitin ko po, conditional ang opening. Ibig sabihin, talagang imo-monitor natin sila araw-araw. At pag nakita na hindi pa rin maayos yung social distancing, yung pagpasok ng tao ay dinadagsa, yung sabay-sabay pumapasok yung mga customer, eh wala tayong magagawa. Suspend sila ulit. But alam ko, hindi naman po aabot sa ganung punto dahil usually naman, pag nasususpend, after nun, nagko-cooperate na. Pero wag na po tayo magpasuspend, hindi po ba? Sumunod na tayo kagad, dahil hindi naman ito para sa gobyerno eh. Para ito sa atin lahat. So, balik lang po ako sa market. Isang announcement lang po sa market. Magpapatupad po tayo ng one-way scheme. Paano ba yung one-way scheme sa palengke? Muli po, ang hirap i-control ang tao sa palengke. Napakaraming tao, maraming ibang negosyo sa buong Pasig at sa buong Metro Manila nakaasa sa palengke at doon din bumibili ang maraming tao ng pang-araw-araw nilang pagkain at iba pang kagamitan. Kaya marami talagang tao dyan. So gagawin natin para mapanatili ang social distancing, one-way scheme. So naka-install na yung mga signs. Nag-dry run na sila. Kamusta yung dry run ninyo? Okay, okay naman po, Mayor, pero hindi pa sanay yung mga ibang mga tao.
hindi pa sanay. Masasanay din naman yan basta may nag-guide. So siguraduhin lang natin na laging may nag-guide, may enforcers tayo. Mga Biseyo na nag-guide para tumulong po sa. Yes, so may mga bago, may mga karagdagan tayong enforcers simula bukas. So strict implementation na tayo ng one way. Pag lumagpas kayo dun sa ano, may tindahan kayong pupunta, nalagpasan ninyo. Ikot na kayo para kasi mahirap yung nagkakasalubong ng mga tao, sa lubong ng mga tao, walang social distancing doon. Huwag niyo na rin po subukan yung paatras maglalakad, hindi rin po pwede 'yon. So iikot ka. Hindi naman ganoon kahirap 'yon. Importante hindi sa lubong ng mga tao. So yan po ano sa market. May kailangan pa ako i-announce tungkol sa palengke. Okay, good. Ayan, Pasig Mega Market, mga vendors natin ha. Inaasahan ko po ang pakikiisa ninyo sa mga kailangan natin gawin at yung health protocols natin. Ang susunod po, diretso na po tayo sa medical updates. Isa-isahin ko po, di ba? Ito yung strategiya na pinapakita sa atin ng Department of Health. At this point, alam na natin yung kailangan natin gawin. Yung contact tracing, yung testing, yung centralized quarantine at pati yung treatment. Simula po tayo sa contact tracing. Mula nung nag-spike yung mga kaso, ito po, alam niyo naman po, pag may problema o pag medyo nahihirapan ang lokal na pamahalaan, never ko po yan tinatago sa inyo. Naniniwala ako ng pamumuno natin dapat transparent. Kapag may maganda, i-report ko po sa inyo. Kapag mabuti yung ginagawa, i-report ko din po sa inyo. Pero kung may problema, meron tayong mga bagay-bagay na nagiging challenge sa atin, hindi ko po yan ililihim sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo, kwento ko rin po yan sa inyo. Dahil naniniwala po ako na transparency at karapatan ninyong malaman kung ano nangyayari, kung saan tayo nadadalian, kung saan tayo malakas, pero pati kung saan tayo nahihirapan at kung saan tayo medyo mahina. Ngayon, yung contact tracing natin sa pangunguna ng SESU natin, maayos yung sistema natin para sa contact tracing at napakasipag ng mga SESU natin. Ang naging problema lang ho, mula nung nagkaroon tayo ng spike sa kaso nitong GCQ, ay overloaded po talaga sa trabaho ang SESU natin. Hanggang 3 a.m. meron pong tumatawag sa kanila at hindi sila nagreklamo, never sila nagreklamo sa akin. Kaya proud na proud po ako sa kanila kahit napakahirap ng ginagawa nila. Pero aaminin ko po na medyo kulang tayo ng tao sa ngayon. So hiring po tayo. Tumatanggap tayo ng applications para sa mga healthcare staff na kaya pwede pang contact tracing, ano, so mga medical professionals, mga medical or mga health workers, tumatanggap po kami ng mga aplikante sa ngayon, preferably taga-Pasig, pero kung ubos na 'yung mga taga-Pasig, kukuha rin tayo ng taga ibang lugar dahil kailangan po natin dagdagan ng tao sa contact tracing. Alam ko may mga reports po, may mga minsan may nagme-message sa akin, hindi ko naman po nababasa lahat ng message ninyo, ano, pero sinusubukan ko naman basahin hanggat kaya, as many messages as I can, at as many replies as I can, binabasa ko po. Pero hindi ko talaga kaya basahin lahat sa sobrang dami, libo-libo po araw-araw yung pumapasok na message pati sa email. But we do our best to answer everyone. Ngayon, may mga reports po, pagdating sa contact tracing na medyo hindi na sila natatawagan araw-araw o may konting delay ng ilang oras bago sila mabalikan o may concern sila, tawag sa option, hindi kaagad na nasusolusyonan. Aminado po kami na may lag po tayo sa ngayon in the last few days lalo na. Pero ginagawa natin ang paraan, dadamihan natin yung mga contact tracers natin at staff ng SESU. Muli po, napakasipag ng mga yan. Kaya sana pag nakakausap nyo sila sa phone, huwag nyo na po silang sungitan. O ano. Sila rin naman po, sinasabihan kong huwag sungitan yung pasyente o yung tumatawag. Kailangan na yung mutual understanding po, kung hindi po ba maging mapag-unawa tayo sa isa't isa dahil nasa gitna po tayo ng krisis. Hindi po ganun kadali yung trabaho nila at tao lang din po sila, pero napakasipag ng mga yan. Kung manonood po yung mga SESU natin ngayon, yung iba sa kanila naka-duty, yung iba pauwi na siguro or naka-uwi na, keep up the good work. At ako naman, ang parte ko, dadagdagan ko yung mga kasama ninyo dyan para mapagaan yung trabaho ninyo at mapaganda yung output ng trabaho natin at maging mas maganda yung contact tracing natin. Next,
Pagdating po sa testing, tinatanong po tayo, meron bang available na testing sa Pasig? Paano ba magpa-test? Tutuloy-tuloy po yung testing natin. Ano? At ngayon, binaba na nga natin sa health centers. Yung ikleya natin, gumagana na yan. Yung PCR natin, yun nga yung nagka-problema sa aircon, pero inaayos na siya sa ngayon. At malapit na rin siyang gumana. Pero tuloy-tuloy pa rin yung testing natin sa Medical City. Pati minsan nakapagpadala din tayo sa High Precision. Napakalaking pagpapasalamat natin sa Medical City dahil higit pa dun sa napagkasunduan na number of tests ang pinoprocess nila para sa atin kada araw. Kaya maraming salamat sa Medical City. Puno rin sila ngayon, hirap sila sa ngayon, pero pagdating sa testing ay napakalaking tulong ang ginagawa nila para sa lungsod ng Pasig. Tuloy-tuloy po yan, yung protocols natin are in place. So syempre, may order yan. Inuuna po yung mga probable or suspected, yung mga close contacts. Una po yan tinetest, and then yung mga frontliners natin. Pero ngayon, tumatanggap na rin po tayo ng mga walk-in. Pero ang payo ko po sa inyo, alamin nyo muna yung schedule sa inyong mga health center bago tayo pumunta doon sa health center. So alamin nyo muna yung schedule. Maaari kayong tumawag sa hotline natin na 8643000. Tumawag muna tayo, alamin natin yung schedule dahil syempre limitado po yung natetest natin kada araw. Meron tayong 42 health centers. Bawat health center nasa at least mga 15 yung natetest per day. So kung 15, 420, 630 po yun. 630 per day na walk-in pa lang yun. Hindi pa kasama dun sa regular testing natin ng probable suspected and close contacts. So medyo mataas yung bilang natin ng testing. Maaaring hindi kasing taas ng ibang lungsod o ng ibang lugar, pero we're always trying to improve our testing capacity. And ngayon, yun nga po, nasa ground na po tayo. Nagte-testing na tayo sa health centers natin. Hindi na tayo magpapatayo ng iba pang istruktura, ano? Hindi na tayo yung mga ano, hindi na natin gagawin 'yon. Simple lang yung gagawin natin, bababa sa health centers, doon po tayo pwede magpa-test. Pero ngayon po, ito rin naririnig ko sinasabi ng mga ibang mayor ng Metro Manila. Kung ang kumpanya, kunyari empleyado po kayo, kung nire-require kayo ng kumpanya ninyo na magpa-test bago pumasok, okay lang po yun. Pero sila dapat ang magbayad. Kung kailangan nila ng assistance, pwede sila tumawag sa amin. Pero kung kumpanya yan, lalo na kung malaking kumpanya, dapat bayaran nila yung test. Tulong na nila yun sa bayan natin. Yung sa walk-in, yung sa probable suspect close contact, sagot yan ng city. Pero yung para sa mga, kung kayo po, negosyante, lalo na kung malaki yung business ninyo at ipapatest ninyo yung mga empleyado ninyo, dapat sagot nyo po yan. Mas may kaya naman kayo, dapat sagot nyo po yan. So, yan po pagdating sa testing. And then, ang susunod po, centralized quarantine. Ang layunin natin dito, dapat wala o halos walang positibo na may COVID-19 na mananatili sa kanyang komunidad. Lalo na kapag yung sinasabing depressed area o yung masikip na lugar, mga looban na mahirap i-maintain yung social distancing, o kaya yung mga walang kasama sa bahay na hindi makalabas para bumili, may expose sa mga tao kung lalabas siya para bumili ng pagkain o ng mga other essential goods. So ang goal natin, yung lahat ng positive, ipapasok natin sa centralized quarantine. Yung tawag nating centralized quarantine. For probable and suspect, na doon po yan sa Dahlia Hotel. For positive, na asymptomatic or mild, doon po yan sa Rizal High School. In place po yan. Pero gaya po nung nabanggit ko kanina sa contact tracing, nitong huling spike ng mga kaso, medyo nahirapan tayo at nagkaroon tayo ng backlog na positibo pero naiwan pa rin sa komunidad. Alam ko po yan. Alam natin yan. At yan po yung isa rin sa hindi naman sa nirereklamo, pero yung feedback ng iba, meron dito sa lugar namin, may positive. Sana makuha na. Opo, agree po ako sa inyo, kukunin po natin yan.
na meron din tayong tulong mula sa national na national na pamahalaan. Nung isang araw, tinanggap po sa pasilidad ng national ang 23 na asymptomatic patients. So maganda po yan. Bawat pasyente na ipasok natin sa centralized quarantine, maaring 100 buhay ang naisave natin. Hindi natin masasabi. Maaring 1,000 pa lang yung mahahawaan ng tao na yun. Siya yung ugat dun sa outbreak na yun. Hindi natin alam. May mga tinatawag na super spreader. So, bawat tao na mapasok natin sa centralized quarantine, panalo po yan ng lungsod, panalo po yan ng mga Pasiguenyo. So, tuloy-tuloy po rin po ang Rizal High School natin, pati yung Dalia. Pero hindi pa tayo kontento sa kapasidad natin. Gaya ng nabanggit ko, yung sinabi ko sa contact tracing, pati po ito sa centralized quarantine. Kaya tayo medyo nagka-backlog dahil nga sa spike ng kaso, hindi pa ready yung mga ibang pasilidad. So ngayon ho, at ito po, basahin ko yung update sa akin ng team. Sa Rizal High School, may mga bubuksan tayong building. May mga bubuksan tayong building para mapataas yung kapasidad ng healthcare system natin, namely yung centralized quarantine. Ayan. So ito yung laging pinapaalala sa atin ni Sir Al. So ito po, buksan ko po yung message ni Ma'am Val. Ito po, sa Monday, itong Lunes, so 2 araw na lang, magbubukas ang isang building sa Rizal, isa pang building sa Rizal High School. Ito po yung para sa mga positive na mild or asymptomatic. Step down, ibig sabihin pagaling na sila. Tapos sa Tuesday, Martes, magbubukas ta 15 yung kasha doon, magbubukas sa Monday. Sa Martes, may bagong building na naman for asymptomatic patients. 72 ang magkakasha doon. So medyo malaki ho yun. Maganda yun. Marami tayong mapapull out mula sa community. 72 kaagad ang mapapasok natin ng mga asymptomatic or very mild symptoms. Pwede po yan. And then by next week, actually by August 2, halos lahat ng building ay ready to go na. Sa susunod na mga araw, mananawagan po ako kung meron po sa inyo mga nurse, mga ano pa bang kailangan, mga general practitioner na doktor, Sir Al, ano pa bang mga kailangan natin na mga healthcare staff? Primarily yun, ano, yung nurse at general practitioner. Kung gusto niyo pong tumulong sa crisis na ito, syempre, you will be compensated. May sweldo po ito. Pero kung meron kayong puso para tumulong sa para masolusyunan ang problema natin sa COVID-19 at mas marami tayong ma-pull out mula sa komunidad at maipasok sa centralized quarantine, pwede po kayong mag-email sa hr@pasigcity.gov.ph. Mag-a-announce po ako dyan sa ibang pagkakataon. Siguro bukas o sa susunod na araw, mag-a-announce po ako tungkol dyan. So, kung healthcare staff po kayo na gustong tumulong sa laban kontra COVID-19, specifically dito sa Pasig, ay we will gladly welcome you. Kailangan na kailangan po namin ang tulong ninyo para mapataas yung kapasidad at mapataas natin yung bilang ng pwede natin ipasok sa centralized quarantine. So by the time na mabuksan lahat ng building by August, actually daan-daan yung kasha dyan to centralized quarantine facility. Di na muna ako magbibigay ng exact number kung ilan ang kasha, pero medyo marami ho. At isa po ito sa malaking centralized quarantine facility. Sa ngayon, daan na rin po yung kasha sa Rizal High School, pero napupuno po ito. At yung sabi nga, yung ginagamit na doktor na word, yung inundation o nai-inundate o napupuno, na-overwhelm yung sistema natin or yung mga available na pasilidad. Pero hindi po tayo nagpapahinga, tuloy-tuloy po tayo nagtatrabaho para mapataas yung kapasidad ng healthcare system natin. Centralized quarantine, this will be very, very, very important in the coming weeks, lalo na tumataas yung mga kaso. So, ang pakiusap ko lang, kung kayo po ay asymptomatic, mild, natawagan po kayo para i-pull out sa komunidad, para ipasok sa centralized quarantine, voluntarily pumunta na. And sigurado naman po aalagaan namin kayo doon. Meron pa ngang pa-bingo, may pa-movie night, may pa-zumba, para kahit papaano mag-enjoy din sila. Siyempre, napakahirap, malayo ka sa pamilya mo. But we do our best para may entertainment din at
hindi ganun ka bigat yung pakiramdam habang nandun sila sa centralized quarantine natin, lalo na po yung sa Rizal High School. So please cooperate, at para naman po dun sa mga nakapila at yung mga gusto naman, yung iba kasi voluntarily tumatawag sa amin, gusto na namin pumasok sa Rizal High School, ito na po, tinataasan natin yung bilang ng kasya sa Rizal High School. Again, uulitin ko po ng mabilisan lang, by Monday may 15 beds na bago, by Tuesday 72 beds na bago, by the end of the week ano na yan, hindi lang 100 or 200, several hundred additional beds ang magagawa po natin sa ating centralized quarantine facility. 321. Pero pag natapos po yung lahat, pwedeng even more. Pero yung 321, yung initial pa lang yan para sa susunod na isa o dalawang linggo. Hopefully, hindi magamit lahat. Hopefully, hindi magamit lahat. Pero tayo, naghahanda lang na naghahanda. Last po, pagdating sa medical updates, ang ating treatment. So, basically, ito po yung sa ating ospital. Pag meron tayong medyo nararamdaman o gusto pong humingi ng medical advice, syempre, ayaw naman natin na pumunta ka agad sa ospital. Aminin natin, medyo nakakatakot pumunta sa ospital ngayon. Tumawag muna tayo. O pwede rin pumunta sa health center natin. So, dun muna. Huwag sa ospital ka agad. Yung mga super health center natin, alam niyo naman po kung saan yung mga super health center natin, yung sa Nagpayong, sa Santolan, etc. Then po, bukas po yan kahit Sabado at Linggo. So yung regular health centers natin, Monday to Friday, pero yung super health centers hanggang Linggo, bukas po yan. Anytime, pwede kayong pumunta. Actually, minsan mas maganda nga pumunta ng Sabado, Linggo kasi mas konti po talaga yung tao. So, alamin natin kung saan tayo pupunta, hindi yung pupunta na lang kagad sa ospital. Again, aminin natin, medyo nakakatakot punta sa ospital ngayon kasi marami talagang kaso. Ang PCGH natin, hindi ko masabing normal operations, pero almost normal operations ang ginagawa dahil nga sa ating COVID-19 referral facility. Ngayon po, medyo napupuno talaga ang mga ospital. Hindi lang po yung public hospitals, yung city hospitals, and then yung National Hospital dito sa Pasig, yung RMC. Pero pati po yung mga pampribado, napupuno rin. Nakita niyo po siguro yung announcement ng The Medical City. Kahit po sa outside Pasig, yung St. Luke's, ano pa ba yung mga malalaking hospital, na Makati Med, napupuno din sila. At challenge, pero yan po yun, ano, they are doing their best also, pero may pagkakataon at humihingi kami ng inyong pag-unawa na minsan pagtawag niyo sa operation center, sa command center natin, ay kailangan madala sa ospital. Nahihirapan din po kami kasi minsan 10, 12, 14, 15 hospitals yung tinatawagan namin at dinidecline po ng bawat ospital. Dahil hindi na nila kaya, hindi rin naman nila kasalanan yun. That's why one of the most important things really that we can do is to improve or increase the capacity of our healthcare system. Kaya ako po paulit-ulit na sinasabi yan. And rest assured that the local government of Pasig City, with our hospitals, our COVID referral center, our city health department, lalo na yung CESU natin, kasama yung DRMO, yung PEU natin, at lahat pa po ng iba't ibang opisina, departamento ng Pasig City Hall, kasama ang mga national government agencies, we are working overtime and double time to make things better and to continue with this fight against COVID-19. Pero gaya po ng pagwawakas ko sa ibang Facebook Live ko nung nakaraan, babalik at babalik pa rin po tayo sa kooperasyon at pakikiisa ng taong bayan, ng bawat isang mamamayan sa mga health and safety protocols natin. Huwag nating kalimutan magsuot ng mask kung kailangan talaga lumabas ng bahay, pati yung social distancing, madalas na paghugas ng kamay, at umiwas sa huwag tayong lumabas ng bahay hanggat maaari. Kung maaari, kung kailangan lang talaga bumili ng pagkain o may trabaho, dun lang tayo lumabas ng bahay. Hindi pa tapos ang laban. At medyo mahaba pa po ang laban na to. Pero
kapitbisig lang po tayo. Malalagpasan din po natin ito. Mahirap, wag tayong, pero wag tayong mapagod. Wag tayong mapagod, mag-ingat. Diba, meron silang tinatawag ngayon, yung mga eksperto, sabi nila may caution fatigue. Pag sobra-sobra yung pag-iingat mo parate, nakakapagod. Yung bawat kilos mo, maghuhugas ka ng kamay, ng nakamask, nakakapagod eh. Pagsuot pa lang ng mask, masakit sa tenga. Minsan parang di tayo sanay, so parang hala natin, parang nahihirapan tayo huminga. Nakakapagod talaga, nakakapagod mag-ingat. Pero kailangan natin gawin. Dahil tandaan natin, hindi lang kalusugan natin mismo ang iniisip natin o ang inaalagaan, pinag-iingatan natin, kundi kalusugan din ng mga nakakasalamuhan natin, yung pamilya natin, yung mga lolo't lola natin na mas at risk or mas mahirap pag sila yung nagkasakit. So hindi lang para sa inyo. Pwede niyo sabihin, eh, walang pakialam dyan, magkasakit ako. Mali po yun. Let's do our part to save as many lives as we possibly can. And the local government unit will always do its part. So let's all do our part to make sure that this fight ends as soon as possible at maging matagumpay tayo sa laban contra COVID-19. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng Facebook Live na ito. God bless you. Mag-ingat po tayo. Huwag natin kalimutan ng mga safety protocols natin. God bless. Ingat. Maraming salamat po.